Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guru," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay inutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, "Kung gayoy, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dahil sa ngayon po ay Indigenous Peoples Sunday, ay gusto kong ibahagi yung aking natutunan, isang napakahalagang natutunan sa aking exposure sa Mangyan community sa Mansalay, Oriental Mindoro. Isang araw habang kami naglalakad papunta sa kabilang pamayanan, ay bigla kaming nagutom dahil malayo ang lugar na pupuntahan namin. Tapos napadaan kami sa mga puno ng bayabas. Kaya automatically kumuha kami ng mga bayabas. Pero tinanong ko yung kasama namin na mangyan na si Taitano na okay lang po ba na kukuha tayo ng bayabas, baka po magalit yung may-ari. Sabi niya, "Okay lang frats, basta kukuha tayo ng naayon sa ating pangangailangan." Ibig sabihin, kukuha lamang tayo yung kaya nating ubusin. Hindi tayo pwedeng magdala pauwi na, sa bahay natin. Tapos tinanong ko, "Bakit po?" Sabi niya, ang paliwanag niya, "Kasi po, kami naniniwala na hindi lang po tayo yung dadaan sa lugar na ito. May mga iba pa pong dadaan sa lugar na ito at posibleng tulad natin, magutom sila. Kaya, para may makain pa sila, huwag nating ubusin kunin." So,
doon, na-appreciate naman ako sa kanilang pagmamalasakit, yung kanilang karunungan din, no? Na nag-alala o nagmamalasakit sila sa iba, na tulad din namin, baka mapadaan doon at magutom. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, inisip ng mayamang tao na ang pagiging perpekto sa moral ay sapat na upang sundin ang ebanghelyo at makamtan ang buhay na walang hanggan. Ngunit nilinaw ni Jesus na hindi ito sapat. Kung ang isang tao ay nagnanais na makamit ang buhay na walang hanggan, kailangan niyang maging katuwang sa patuloy na gawaing malikhaing pagbuo ng kaharian ng Diyos. Hindi ito isang personal at eksklusibong pagsisikap, ngunit isang komunitaryo o communitarian na endeavor. Gayunpaman, upang maging communitarian o pangkalahatan itong gawaing ito, dapat niyang kilalanin na ang ibang mga tao ay bahagi rin ng misyong ito. Dahil dito, kailangang hikayatin at bigyan ng kapangyarihan o kakayahan ang iba na makibahagi sa gawaing ito. Kung kaya't ang mayamang tao sa ating ebanghelyo ay sinabihan ni Jesus na ibenta ang lahat ng kanyang pag-aari at ibigay sa mga dukha. Ngunit ang ebanghelyo ay hindi tumutukoy lamang sa mga donasyon mula sa sobra or surplus ng mayamang tao. Sa halip, ito ay tumutukoy sa pagbabahagi kung ano man ang meron siya. Ang tunay na pagbabahagi ay dapat na humantong sa tinatawag nating empowerment o pagbibigay kakayahan sa iba. Mga kapatid, dapat nating mapagtanto na ang pagbabahagi ay maaari lamang maging tunay kung nadarama natin ang pagmamalasakit, pakikiisa at pakikiramay sa mga nangangailangan. Ang tunay na pamayanan para sa mga tagasunod ni Kristo ay nakaugat sa pagmamahalan at pagmamalasakit. Tulad ng natutunan ko mula sa pamayanan ng Mangyan sa Oriental Mindoro, hindi tayo dapat kumapit sa ating kayamanan, yung parang kunin natin lahat para safe tayo. O kung anuman ang meron tayo. Sa halip, ang pangunahin o dapat nating alalahanin ay ang mga pangangailangan ng ating mga kapatid. Kung magawa nating ituring ang iba bilang ating sariling pamilya, doon lamang natin maipapahayag ang tunay na pagmamahal at pagbabahagi. Sa makatuwid, mga kapatid, kung sa palagay natin ay qualified tayo morally na pumasok sa kaharian ng Diyos, dapat nating suriing muli ang ating mga sarili. Kung naiintindihan natin na ang kaligtasan ay isa lamang pansariling pagsisikap at hindi kasama ang ibang tao dito tulad ng mayamang tao, hindi pa tunay na ganap ang ating pag-ibig sa kapwa.